So hi guys, nagka-problema ba ang inyong mga peri-page printer pag ginamitan nyo ng stencil? So meron akong bagong na discover today guys, kung paano siya gagamitin para very effective siyang pang-stencil. So yung problemang na-experience ko gamit nito is hindi siya mag-continue on printing. So, bigla na lang siya mag-finish printing kahit hindi pa. So, maraming stencil paper ang nasayang dahil hindi talaga siya tutuloy. So, meron akong discover, ginamitan natin siya ng bond paper na sobrang nipis. So, na-discover ko na hindi pala compatible yung onion skin dito. So, dapat gagamitan nyo siya ng bond paper na sobrang nipis. Tapos, ipapailalim natin yung stencil paper. So, parang nag-stencil ka rin. So, ipapailalim mo yung stencil paper. Tapos, ibabaw is yung bond paper na very thin. So, manipis na bond paper yan. Kasi pag yung makapal na bond paper ang gagamitin ninyo, hindi babakat yung design dahil hindi aabot yung pressure ng pagpaprint niya, hindi aabot doon sa inyong stencil paper dahil sobrang kapal ng bond paper na nilalagay nyo. So, dapat manipis lang bond paper para aabot talaga yung pressure or pagdiin ng printer habang nagpiprint siya, pagdiin ng ganun. So, dapat manipis lang. So, try natin. Open natin yung peri-page. So, let me know in the comment section if na-experience niya rin ba yung ginamitan niya ng stencil paper tapos yung onion skin niya. Yung onion skin paper ba yun tawag? Hindi talaga siya mag-finish printing. So, itatry natin. Gamitan natin siya nitong bond paper. So, try natin itong wolf design. So, ayan. So, ito po yung wolf design. So, kailangan siguro natin i-edit siya na yung lines lang. Kasi pag ganito yung ipiprint, magbabakat yan sa skin yung stencil. So, malilito kayo. Kailangan natin i-edit yung lines lang talagang makuha, no? Para, yan. Hindi kayo mahirapan. So, ayan. Confirm natin. So, print. So, ayan. So, successful yung printing natin guys. Pero yung ginamit natin na stencil dito guys is used stencil na. So, kasi sayang naman. So, hindi talaga siya 100% na babakat lahat dahil gamit na stencil na yung ginamit natin. No? Meron na siyang bakat. So, ayan. Guys. Ito yung design natin na. So, gagawa uli ako ng sample yung hindi use na stencil, yung bagong stencil paper talaga para mas klaro yung details. So pang isahan lang ang gamit nito, natapos mo magprint yung stencil paper, hindi mo na magagamit next time. So ayan guys, yun po yung bagong tip para dito sa ating peri-page stencil printer. Thanks for watching.